ilang bagay ang mahalaga na binibigay sa atin na turo ng mabuting balita. Si Maria Magdalena ay umiiyak. Siya yung babaeng pinalaya sa pitong demonyo. Kaya kung bagay naranasan ng babaeng ito ang maligtas sa tiyak na kamatayan, sapagkat siya ay kumbagay kondinado ng mga tao dahil siya ay itinuturing na masamang babae, maraming kasalanan. Pero dahil naranasan niya ang pag-ibig ni Jesus, siya ay isang naging masugid kaagad-agad na tagasunod ng Panginoon. At ngayon nga ay masyado siyang nalulumbay at namimighati sa pagkawalang bigla ng Panginoon na nagpagaling at nagpalaya sa kanya sa mga kasalanan. At the same time, mga kapatid, hindi niya nakilala si Jesus na muling nabuhay doon sa libingan. Ito'y dahil sa nagbagong anyo na siya. Pero ang totoo nito, nang marinig niya ang tinig na ito, nang sinabing Maria, iyon ang hudyat na walang ibang tinig na ganun, kundi ang tinig ng Panginoon. Sa mga taong nagmamahal sa Panginoon at pinupuno ng pananampalataya, madali tayong nakaririnig ng vibration ng tinig ng Panginoon. Mas na-attune ang ating tenga, ang ating kaluluwa upang mapakinggan ang kanyang tinig. Pero kapag tayo pinuno ng tinig ng mundo, di na natin maririnig ang tinig ni Jesus. At isang katakatakang bagay dito, mga kapatid, bakit kaya sinawata ng Panginoon nang marinig ang tinig na saan yung yayakapin niya ang Panginoon dahil na-recognize niya ang tinig nito? Bakit naman sinabi ni Jesus na huwag mo akong lapitan, huwag mo akong didikitan, don't touch me, parang rejection? Ang totoo, ito'y hudyat din na hindi na lamang ang tao na si Jesu Kristo ang makakasama. Doon nagwakas ang kaugnayan natin kay Jesus bilang tao sa kanyang kamatayan. Pero kinakailangan niyang umakyat sa Ama. Dahil yun din ang sinabi niya kay Magdalena, napupunta ako sa Ama na inyong Ama. Sapagkat pag hindi ako pumunta doon, hindi makababalik ang Espiritu na isusugo upang manahan sa inyo. Ito, mga kapatid, ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na huwag mo akong salingin. Parang yung no limit tangere, huwag mo akong hawakan. Kinakailangang masugo muna ang banal na Espiritu upang magkaroon tayo ng bagong ugnayan sa isa't isa. Hindi na sa tao na kasama-sama ninyo noon, kundi ang indwelling, ang pananahan ng Espiritu sa puso ng bawat tao. Yan ang ugnayang pangmagpakailanman. At hanggat hindi nangyayaring umaakit ako sa langit, hindi rin papanaog at bababa ang Espiritu sa inyo. Na siyang pumanaog nga naman sa mga alagad noong Pentecostes, pagkatapos na siya ay umakyat sa langit. Kung kaya, mga kapatid, mahalaga ang sinasabing ito sa atin ng Panginoon. Nang kaugnay natin kay Jesus sa isang ugnayang pananahan ng kanyang Espiritu na pangmagpakailanman in all eternity. At doon tayo binubuhay ng Diyos. Kapag tayo ay pinalaya sa kasalanan tulad ni Magdalena, at palagi natin naririnig ang tinig ng Diyos, atyun tayo sa kanyang tinig sa mga kaganapan sa ating buhay sa araw-araw, doon natin na
mapagnararanasan itong indwelling of the Holy Spirit sa ating puso. Kaya mahalagang patuloy tayong naglilinis at hinahayaang si Kristo at ang Kanyang Espiritu'y manahan sa atin upang tayo magkaroon ng lakas ng loob at katapangan upang labanan ang mga hamon sa buhay na maaaring magdala rin sa atin sa kasalanan. Kaya ito'y isang paanyaya sa atin, isang totoong mabuting balita na hanggang ngayon, ang Espiritu Santo ay siyang gumaganap kay Kristo para sa kapakanan nating mga namumuhay sa ngayon at sa mga tao pang darating sa hinaharap. Magpasalamat tayo mga kapatid sa diwa ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ninanamnam pa natin ngayon ang galak ng pagpapalaya niya sa ating kasalanan, bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Naway patuloy tayong bigyan niya ng lakas ng loob at manahan sa atin ang Espiritu na nagbibigay buhay at kaligtasan. Amen.